So, yun po. Gusto ko may pakilala ang sarili. Again po, inyo pong lingkod. Ako po si Erica M. Mangaring. You can call me Coach Erica po. Hello po sa inyo ulit. And good morning. Yan. I love you, Ma'am Erica. Thank you po, Coach Nelma. Siguro po habang nag-iintay tayo, maganda rin po yan, no? Medyo may kwentuhan. Yan. I second emotion. Pwedeng ipakilala po yung sarili, tapos kung taga saan, talagang kung saan po nakakarating na si Loadmanna. And status? Status kay Loadmanna, may pa-status. Sige po, parang gusto ko pong simulan ni Coach Kenshin. Hi Coach Kenshin. Dahil active siya, si Coach Kenshin. Ipapasok ko pa lang kay Coach Mark, naunahan na ako eh. Hi, good evening, good morning, and good afternoon everyone po. Ayan, so ganyan po yung greetings natin kasi alam naman natin na yung negosyo ni Loadmanna is global. Ayan, via messenger loading user sa mga ting abroad natin. No? And so sa mga di po nakakilala sa akin, ako po si Coach Kenshin Sagani Brosotto Jr. Ayan, so isa po sa mga company speaker. And dati po akong computer shop server earning 200 pesos per day. Pero dahil kay Loadmanna, sabi ko dito nabuhay yung pangarap ko. And, yun nga, sabi nila, hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo susubukan. Kaya pinagsikapan ko na maging dealer kay Loadmanna. Hanggang sa naging multiple accounts holder. And, dumating sa point na naging mobile stockist po tayo in God's grace. And ngayon po is 21 accounts holder na rin po. Yan. And so, ang naging realization ko lang po is, huwag matakot sumubok sa pagninegosyo. Kasi, kumbaga sabi nga nila eh, full-time on your job, part-time in your fortune. Ayan. So, kumbaga, mas maaga magsimula sa negosyo, mas maaga matututo, mas maaga rin kikita. And it's a big inspiration and motivation sa mga katulad po natin, na, ninyo po, na mga estudyante, no? Imagining ourselves na nagsimula tayo ng maaga sa pagninegosyo, estudyante pa lang. I-work out nyo po consistently yung negosyo, 3 to 5, after 5 years, retired na po kayo. Gusto niyo po ba yon? Ayan, so tuloy-tuloy lang po tayo, no? Ayan, so ako po is Tubong Mas Bateño, and baga, nakita ko na rito yung kumbaga pinaka-success ng Loadmanna. Walang mga kapantay ng Loadmanna. Ayan, so ang mga mentors and uplines ko po is sila Mentor Lito Hona, ayan, and sila Coach Carlo Bautista, my sponsor, and yun, si Mentor Jiril Hona. Ayan, and si Sir Morris Hona. Ayan po yung mga mentors ko po. Ayan, so ako po yung leader ng Team Spartan. So have a great day and God bless po. Yes naman. Thank you, Coach Kenshin. Power. Wow. Thank you po, Coach Kenshin. Hello po and good morning sa mga bagong pasok po kay Coach Jeril. Yan. Hello po and good morning and welcome, welcome, welcome po. Ayan, kay Sir... Ay, kay Coach Mark. Kaya, Coach Mark, kanina pa po kayo naka-on-cam. Wow. How about the voice po kaya? Huwag maging familiar din sa voice. Coach Mark, kamusta po? And ano po kayang pinagkakaabalahan niyo? Status po kay Loadmanna. Narinig ba? Narinig. Yan. So, magpapakilala ko. So, my name is Mark Gonzalez. Nalaglag ata. Wait lang, ano siya? Babalik. Nawala si Coach Mark. Babalik ka, Coach Mark. Walang iwanan sa Loadmanna. Bawal yon. Si Coach Mark. So, kay Coach Jane po kaya. Kay Ma'am Jane. Nandiyan po kaya si Ma'am Jane. Hi, Ma'am Jane. Coach Hi Jane. Po. Good morning, good morning. Coach, nandito pa ako. Nandito. Hindi nawawala. No present po. Stay kay Loadmanna. Ako po si Jane Castillo, taga Los Baños po, Laguna. Pasamantala nandito po sa aking kapatid sa Santa Rosa, Laguna. Ang aking pong upline, ang aking pong kapatid, ang aking pong grand upline, si Coach Engineer Paner. May siyam na account, nag-umpisa rin po sa dealer, hanggang sa laging siyam.
Meron na rin na ilagay-lagay na po sa ilalim, kaya lang hindi pa ho natakbo. Ako pa lang ang tatakbo. Kung sakali. Yan po. Tama na po. Wow. Thank you po, Coach Jean. Thank you so much po. Kay Coach Bernadette po kaya. Coach Bernadette, kamusta po? Ano pong kayang pinagkakabalahan? So, anong status po kay Loadmanna? Ayun. Status? Hi, Coach. Parang wala si Coach. Ah? Si Coach Jose po kaya. Hi, Coach Jose. Good morning po and welcome, welcome, welcome po. Hi, Coach Jose. Coach, kamusta po? Morning. Good morning po. Ako po si Jose Mosquiti from Kandaliti. Nag-upisa ko sa Loadmanna as dealer. Then, sa isang accounts, nagiging multiple accounts. Meron na rin akong mga leaders. At saka na magiging mobile stockist din. Ang sponsor ko si Coach Fernando Dihon. Then applyin ko si Engineer Janet Paner. Ang goal ko sa Loadmanna, siyempre, magkaroon ng maraming left and rights para lumalaki yung dashboard ko. At patuloy na nagsisikap para may share ko yung business sa mga kakilala ko sa social media at sa mga personal ko na mga kilala para magkaroon rin sila ng opportunity na makapag-business dito sa Loadmanna. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Wow. Thank you so much po, Coach. And good morning po. Si Coach Janner kaya. Moving on kay Coach Janner. Hi, Coach Janner. Naririnig niyo po ako? Naririnig po ako? Yes, Coach. Yes, Coach. Coach, good morning po sa lahat. Okay naman po, Coach Erica. Ayun po. I'm Engineer Janner Paner, founder ng White Eagles Group International. Ayun po. Ang pinakang goals natin dito sa Loadmanna ay yung makapag-create tayo ng pinakamaraming Millionaires Club member dito sa Loadmanna. Kaya, ayun po, magagawa po natin yan sa tulong ng ating mga powerful leaders and coaches ng ating grupo. Ayun po, mga partners at siguro, siyempre sasamahan po natin yan ng focus, then yung determination to success talaga natin ay mas matinding dito kay Loadmanna. At siyempre, laging consistent sa ginagawa natin dito sa ating negosyong Loadmanna, both traditional and non-traditional. God bless and see you at the top, mga partners. Yan, thank you so much po, Coach Janner. So, medyo napapasarap po ang ating usapan. Ano po, pero time check po tayo, it's already 7:09 in the evening. So po, ating formal na sisimulan po ang ating magiging meeting for today. So, before po natin simulan po ang ating meeting, ay hayaan niyo po muna tayong magpagabay sa isa pong panalangin. Atin pong iyo ko yung ating mga ulo. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pinagkaloob ninyo po ulit na pagkakataon ngayon po sa pagtitipon-tipon upang mapag-usapan po ang isang napakalagang usapin po sa amin pong lumalago at patuloy ninyo pong pinagpapala ang Loadmanna family. Panginoon, ang tanging hiling po namin ay ang inyo pong patuloy na paggabay, pagpapala at kapatawaran po sa aming mga nagagawang kasalanan. At gayon din po, patuloy na pagkatuto po sa gagawin po namin na meeting ngayon. At hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So, again po, hi, hello, and good morning po sa ating lahat, and welcome, welcome, welcome po sa ating meeting. So, sa lahat po ulit ng mga nais mag-join, sa mga mag-join, ayan, welcome na welcome po. Pwede po nating i-share ito, yung ating pong link, para po mas marami pa po ang
makaalam, huh? Para mas ma-broad yung marating po na ating meeting ngayong gabi. So, before po natin ito formal na simulan ay, syempre po, get ready sa ating magiging topic. And I'm very excited na po. Ano po ba yung ating magiging topic? Kayo po ba? Excited na po kayo sa magiging topic natin ngayong gabi? Excited na po kaya kayo? Ay, mukhang excited po, no? Kahit walang sumagot. Excited po kaya? Yes! Yes na yes! Yes po na yes. Yes, coach. So, ayan. At this moment po ay hindi ko na po papatagalin at hayaan niyo po munang ipakilala ko ng konti, ng bahagya, ang ating pong magiging speaker for tonight. Ayan po. Siya po ay one of the youngest company speaker. Siya po ay dating retailer, ngayon po ay naging dealer, at ngayon po ay isang successful barangay stockist ng Maluwan-Luwan, Pola, Oriental, Mindoro. At tunay pong napaka hands-on and flexible po na tao na ito pag-usapang business. And sa murang edad niya po ay marami na po siyang na-inspired na tao mula po sa tunay na kahanga-hanga at dedikasyon niya po sa business. Siya po isang 3-year student taking Bachelor of Science in Computer Science or the BSCS. So, let us all welcome ang ating speaker for tonight. Ayan, none other than our very own Coach Richard Mutol. Hi, Coach! Good morning! Good morning! Yes, good morning! Good morning! Okay, so, Coach, medyo hindi marinig. Hindi ko marinig dito. Shopee, Lazada. Tayo na Shopee. Wait lang po, kuha ko ng internet. Hanap ako ng lugar. Go, Coach. Ingat ka, Coach, pag maghanap ka ng lugar. Yan, okay na yung signal ko. Apo, Coach. Yan, so tayo sa, nasa butado. Huwag saan tayo mabanggaan, no? So, okay lang po ba palakpakan natin yung ating one of the youngest host din? So, si Coach Erica Mangyaring na talaga naman very supportive sa atin, ano? Napakalupit na rin yung bata mo. So, hindi ko nga alam kung bakit mas magaling na yata siya sa akin. Yan, so, ngayon pong gabi, so, tayo ay napakilala na po, ano, si Coach Richard Mutol po from Oriental Mindoro, no? Dati pong retailer ngayon ay barangay stockist na. And, ang topic po natin is all about technical application of people. So, ngayon, ano nga ba talaga yung mga takop niya, ano? So, more on navigation the app. So, ang ituturo ko po ngayong gabi sa inyo ay more on Loadmanna version 4.8, yung bagong application natin. So, hindi na po ako magtuturo nung sa mga lumang application kasi nag-upgrade na naman ang ating company sa napaka-latest na 2023 model na app, no? So, sobrang ganda niya. Lalo na ngayon at nagbaba na po ng cash-in replenishment ng 12 pesos yung ating Mana Wallet. So, sobrang saya, no, yung cash-in natin. So, cash-in sa, ano pala, sa mga banks, yan. So, papasok sa Loadmanna. And, hindi natin pakakatagalin pa kasi, good morning po sa mga nasa Facebook pala, no. Good evening sa clock out natin kasi gabi na. Share screen po ako and pag po may tanong ako, pwede kayong mag-copy ng mic. Yan. Pero pag wala po akong question, ay paki-close lang po ng ating microphone. So ngayon, tatanong pwede po nakikita po yung screen. Patol. Hello. Patol. Hello, mic test. Nakikita na po ba yung screen ko? Opo, Coach. Wait lang. Pag nag-social screen ako, humihina internet, ano?
Yan, nakikita na po yung screen ko ngayon? Gumagalaw? Yes po. Yes. Malinaw po. Yung signal ko, malinaw po yung signal? Now, yes. Alright. So, ngayon po, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-download ng version 4.8 o Loadmanna version 4.8 using our Android phone. Ang device po na gamit ko ay Android phone. So, para sa mga naka-iPhone, ay meron po special na ano ang CS na kung sa Huawei App Gallery. Ngayon, ang first store nyo. Imposible yung wala sir po mga Android phone. Meron po yan. Hanapin nyo po. Kasi ano na talaga. Try again. Tapos, magsesearch lang po tayo dito ng Loadmanna. Okay. Double E. Kakadke. Loadmanna 4.8. And mag-search po yan. So ngayon, nakikita po natin dito yung 4.3 star, 26 reviews, 1,000 plus download. Install po natin yan. Tapos, now over any internet data charges, okay? Tapos, hintayin na natin siya mag-download. So, 29.49 MB yung kanyang data. So, kasyang-kasyang, ano, hindi naman ganun kalaki na 1 gig pa ang kailangan mo. So, ito yung kanyang screen. Yan, no? Nakikita natin talagang ang ganda na nung application natin. Maganda naman yung mga previous application natin, pero but mas maganda tong version 4.8. So mamaya i-explain ko kung bakit mas maganda to dun sa previous nating mga naging application. Yan. So take note po, trivia, ang application po ay sobrang hirap gawin. So bilang Comsci student, ang hirap pong i-code niyan. Yan. Okay na po, na-download na natin. Scanning the virus na, no? Okay. Tapos, pag na-download yun na po yan, siyempre, hanapin yun po sa cellphone yan. So, eto po yun. Nasa tabi ng Lazada. Yan, tabi ng Lazada. Open po natin yun. Take note, kapag mag-download tayo ng version 4.8, kailangan may internet connection. Kasi, i-download natin yung 4.8 eh. So, ngayon, pag nabuksan nyo po yun, eto yung last. Allow Loadmanna to take pictures or record video. So, while using the app, allow to access your contacts. So, pwedeng allow or don't allow. Depende po sa inyo. So, I prefer na i-allow. Pag loading nito, hello. Hello, coach. Putol-putol pa. Medyo choppy po siya, coach. Pero nasunday po siya. Choppy po. Choppy. And then, hindi po nakikita yung inyong ano. Inyong, tawag yan. Inyong screen. Walang maintindihan. Buti po nagsalita kayo. Wala pong nakikita sa share screen, sa screen nyo. Hello po. Coach, wala pong nakikita sa screen niyo po. Hello po. Hello po. Hello, kumusta ka? Payaman, payaman po, Coach Nelma. Payaman po. Wow. Ako payaman, sobra na talagang yaman ko eh. Yes. Power, power.
anak tayo ni Lord, kaya mayaman po tayo. Oh, amen. Amen, Coach Kenshin. Okay, kindly wait na po natin, no? Natalo po talaga yan pag once na technology. Medyo... Kamusta po muna tayo? Yan. Pwede po kayo yun, ituloy. Ituloy ang kamustahan. Yes. While waiting sa akong poging speaker. Yan. Mm-hmm. Andito na si Coach Mark, oh. Andito na. Hindi po yan. Kanina. Maganda po yan, ituloy natin kamustahan. Kasi si, ano, si... Si Freddy Aguilar, masaya yan. Kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Andiyan na po si Coach Mark, nagbalik. Andito po na, ano kanina, may biglang tumawag kasi na member eh. Technical din yung problema. Ayan, okay. Kaya napaka-importante talaga na umattend lahat ng mga members ng ano, Loadman sa technical. Ayan, technical. Para alam natin yung basic. Kasi kung hindi natin alam yung basic, mahirapan din tayo sa mga komplikadong kailangang aralin. Yes, tama. Diba? So, hindi tayo makakapag-share ng business kung hindi natin alam kung paano gamitin yung produkto and servisyo ni Loadmanna. Ayan. Yes, kaya di pwedeng share-share lang. Dapat may technical din. Meaning to say, Coach, eh, dapat active pag may mga ganyang mga meetings about, lalo na po pagdating sa technical. Kasi di ba po, yes, tayo po. Mga parang ano, parang mga front. Tayo po yung mga nasa on, tayo po yung mga nagbibigay. Liners. Po. And, ano, ah, napaka-bless po natin na meron po tayong company na provided ng free training. Kasi sa ibang mga companies, kumbaga, binabayaran na po yan. Kailangan pa mag-enroll. Dito po is libre. Yan. Tuturuan tayo ng mga taong, kumbaga, may expertise sa kada aspeto ng pagninegosyo. May sa technical, may sa skill set, may sa mindset. Ayan. Ayan. Ito po yung mga business partners ko po. Mga dating part-timers. Ayan. Iba pa kayo, iba talaga pag kay Loadmanna, naglalakihan na yung mga members. Parang nalaglag at atin. Ayan. Taimik ah. Kayo lang malaki kang okay. Hindi. Sexy namin. Hi, Mami Nels. Ayan, so grabe. Dami ng members natin, no? Approximately 13,000 attendees. Ayan, global. And maya-maya, mas darami at darami pa kayo po yan. Ayan. Ayan, siguro po yung mahanap lang si Coach Richard ng internet, ng fixed internet ni kahapon. No? Coach Mark, habang natin natin si Coach Richard, inspire muna natin yung mga business partners natin. Hello! Ah, dyan na si Coach Richard. Ayan, sa ligtas. Okay na. Okay na, signal ka. Yan, Coach. Medyo go. Mapalit ako pa. Lumipad ako sa Mars. Hello po. Good morning, everyone. Okay na po ba yung signal ko? Paki-check po ulit. Mas clear pa si shampoo. Apo. Laro ayun, na po. Maro. Okay. Laro balik ako po. Sa share. Balik ako sa share screen na. So, saan ako napugot sa pag-ins po ng app? Yes. Hello po. Okay. So, balik tayo dito sa Play Store. So, pag-open po ng Play Store, search nyo po yung Loadmanna 4.8. Tapos, search. Yan. Pag na-search nyo po yan, ito po yun. So, na-install ko na. Yan. Ito po yun. So, Loadmanna 4.8. Ito yung interface niya. So, may bills payment, cash in. So, almost 1,000 pala nakakapag-download po. Yan. So, pag na-download nyo na po yan, open po natin yun. Yan. Ito po yung Loadmanna 4.8. And, hintay natin siya mga ilang seconds lang.
Yan. So, magaganyan po yan. Nakikita niyo po yung processing, yung umaandar? Yan. So, napabasa niyo po yung ano, yung choose a gateway. Nakikita po ba sa screen? Yes. Opo. Okay. Yes. Ngayon po, may tatlong... Yes. Thank you so much sa response po. Ngayon po, may tatlong uri ng gateway. Smart gateway, Globe gateway, at Sun gateway. Kung ang SIM card niyo po ay talk and text, or smart, so smart gateway. Kung naman po kayo Globe or TM, pwede pong Globe gateway. Kung Sun po, ay di Sun gateway. Ngayon, pwede naman po kahit alin dyan yung gamitin gateway. So ako po ay talk and text, so ang gagamitin ko dyan ay smart gateway. Tapos, press lang tong okay. Yan. And makikita na natin tong application natin. So hindi ko ito nakalagin. Pag press ko tong tatlong sa left side, na pa siyang login. So ngayon, sa login button, nandito po siya sa baba. So katabi ng home, status, at login. So i-click po natin yung login. So ngayon, may dalawang uri. Kung kayo po ay mga dati ng member ng Loadmanna, so mas mabilis. Kasi ang gagawin nyo lang po dyan ay yung number nyo po dito. Yan. Halimbawa, yan yung number nyo. Tapos yung password nyo. Halimbawa, yan yung password nyo. Tapos mag-remember me, tapos login. Ngayon, paano naman yung mga bagong activate na retailer or dealer or stockist? So, i-click nyo lang po dyan yung forgot password. Pag nag-click po kayo ng forgot password, ang mangyayari po dyan, hihingan kayo ng Loadmanna number registered. Tapos, gagawa po kayo ng password. Pero bago gumawa ng password, may nagte-text na OTP. No? So, hindi ko na ipapakita yung pag-process ng forgot password para sa security natin. Ano? So, para hindi tayo matrace. At ako ay mag-off ng screen, at saka magla-login ako. Para naman safe tayo. Ano? Okay. So, konting patalastas po, mga ano lang. Bigyan niyo po ako kahit mga 1 minute. Yan, nalag-in lang ako. Pero mas okay na po yung signal ko ngayon. Hindi siya ano, lag, yung pa nagka-cut. Okay. Wait lang po ah. Nasusunod po ang ating training. Mabilis po o sakto lang o mabagal? Sakto lang. Sakto lang! Uy! Pakinig ko yan, Coach Delma! Sakto lang po! Hi, Coach Delma! Thank you so much. Pahiistik ko. Hello po, Coach Bernard. Yan. So, sa mga ano po natin, Loadmanna member. Okay, balik na ako. Nakalag-in ako. Sa mga Loadmanna member natin dyan. Okay, balik lang. Okay na. Nakikita na po ba yung screen ko? Yes. Apo, Coach. Right. Malinaw po. Yes, Coach. Malinaw. Ngayon, nakapag-login na tayo sa version 4.8. So, pag-click ko tong left side na tatlong guhit, so, may pangalan ko na, tapos kung anong level ko sa KYC. So, bakit pinag-KYC ang lahat ng Loadmanna member? Para yung limit natin daily ay mas tumaas at the same time, mas legal natin magamit yung Loadmanna. No? So, kasi ang Loadmanna po ay legal talaga at legit to operate siya. So, hindi to, kumbaga, nagtatago ano. So ngayon, ito rin yung load wallet balance na sa baba, LM wallet, tapos silver plus code, gold code, tapos voucher, at iMana. So ngayon, ang pag-load po sa version 4.8 ay bibigyan ko kayo ng tatlong klase. Dalawang klase pala. Sa una ay sa SMS, ibig sabihin kailangan nyo po ng personal na pan-text. Pangalawa, online, which is nakikita po itong switch button. Pag inan ko to, lahat ng transaction sa e-loading, sa mana to mana transfer, sa conversion ng mana to LM wallet, conversion ng LM to mana wallet, ay magiging online.
Pero kapag mag-transfer ka ng loaded sa business partners mo, so via SMS pa rin yun. So para klaro tayo. May cash in and cash out po dito. Ang cash out ay from Mana Wallet papunta sa mga bank accounts, sa Land Bank, ano pa, BDO, GCash, Maya, yan. So sa cash in naman, from bank papasok ng Mana Wallet. So ang charge po dito ay nag-announce po ang company natin sa cash in. So I think nasa 12 pesos na lang po, ayan o, cash in via InstaPay, 12 pesos na lang ang fee. Cash in via 7-11 ay 20 pesos ang fee. So sa bank deposit, no transaction fee tayo. So kung may mga bank po kayo. Cash out naman ay, I think, ganun din, wait lang. Ayan, so ganun pa rin, mga 20 pesos or 12 pesos via InstaPay, no? Ayan. So next, okay. So ngayon, paano naman natin gagamitin yung 4.8? So kung online method po at naka-online naman ito, so dun muna tayo sa load. So click natin yung load, tapos meron kang pagpipilian na telco. So Smart, Globe, Sun, TNT, Talk and Text, TM, Smart Bro. And meron pa tayong pa-third option ng pag-load. So pag-click niyo po yung messenger loading dito, ay direct na yan dun sa messenger na nakalink sa Loadmanna. So ngayon, ang question is, paano magka-messenger loading? So next natin siya itatopic or pwede natin siyang i-visit sa YouTube channel po ng Loadmanna. So may tutorial din po ang Loadmanna. At meron ginawa din po kami ay Mana TV Mindoro na tutorial para dito. Yan. So ito po yung messenger loading. So ang daming tumatawag. And then, kung mag-load po kayo ng signal, nandito sa baba. So signal. So sa signal po, meron tayong dalawang klase at tatlong klase. Signal satellite, signal prepaid HD at prepaid SD. Yan. So ito po yun. Next. Yan, ito matawag talaga, no? So sample tayo. Ang first kong nakita dito sa Google Meet, si Coach Bernadette po ba o si Coach Nelma? Sino sa dalawang nauna kanina? Coach Bernadette po. Okay, Coach Bernadette, give a telco po kung ano yung telcong ginagamit nyo. Globe po, Globe. Okay, Globe. So ngayon, itutayin natin ay via online transaction. So number po, Coach Bernadette? 0905-2631-862-862. Yes po. 0905-2631-862. Yes po. Okay. Pagpindot ko yung next, among susunod po dyan ay pipili tayo ng load. May regular load po dyan, may combo, at may go surf. So let's say a regular 10 muna tayo, pang sample. Yan. So makikita natin sa baba, may repeat. Ngayon, ano yung function ng repeat? Halimbawa, si Coach Bernadette, customer ko, nagpa-load siya sa akin ng regular 10. After 10 minutes, bumalik siya, nagpa-load siya ng same number, same load. So doon natin magagamit yung repeat. Malinaw po yun? Klaro po tayo doon? Yes. Yes, Coach. Apo. Basta gumagamit ng repeat transaction, lalo na kung isang beses pa lang nagpapa-load yung tao. No. So, kalimitan ginagamit ito kapag ang sinasabi ng confirmation ay you may repeat the transaction after 116 minutes. Alam naman, hintayin mo pa yung minutes. Meron naman tayong repeat transaction. Ngayon po, once na i-click po dito sa online loading yung submit, automatically mag-load po ito at mag-success. So, tingnan niyo po in 1, 2, 3. No internet detected. Ah, okay. So, ibig sabihin, wala daw ako internet. O, di ba? Ibig sabihin, naka-off pala yung aking... Wait lang. Naka-off pala yung aking button, pawit. So, pag naka-off yan, tapos kahit nakabukas yung data mo, SMS pa rin ang susundin niya na load. So, dapat naka-on to. Yan, confirm. Ulitin natin. Coach Bernadette, pa-dictate ulit. 0905-2631-862. Yes, pa. So, pag sinabit ko to, dapat mag-load to kasi naka-online method na. So, hindi ko pala na-switch yung button. So, lesson learned,
Kapag hindi nyo po na-switch yung button, hindi siya magpa-process. Andiyan na Coach Bernadette? Or naghang yung cellphone ko, wari? Okay. Wala daw akong internet. Anyway, ibig sabi, paano nawala ng internet na kapag Google Meet? Ano? Parang ang galing ah. No wonder ako doon ah. So baka inaayos lang yung ating online loading ano. So kasi nakaka-load naman talaga dito. Try ko lang sa app. Wait lang po, try ko sa akin. 4657412. Yan. Ano, internet detected talaga. Okay. So ngating ipilit yung mga ayaw. Kapag hindi po nagpo-proceed yung gano'n, halimbawa, naka-on naman to. Tapos pag nag-load ako, nag-load tayo, no internet, wag na natin i-push kasi masasaktan lang tayo. Aba? Tama! Pa, ano? So, bali ano, off na lang natin yan, tapos sa SMS na lang tayo. So, try natin sa SMS. Coach Bernadette, 0905-2631-631. 862. Yes pa. So siguro inaayos po ng ano natin ano nang si S yung ano natin online loading. Kasi Coach. Po. May suggestion po ako. Pwede po late loadan ko lang po ng SMS, wait lang po. Sige. Ano ka lang to? Send ko lang by SMS tas yung suggestion niya po ay after ko i-send. Okay. So, after nito natin, may ilagay yung load. Click lang natin yung submit. Tapos, sa SIM 2. Yan. Okay, nag-send na. O, Coach Mark ba yung nagsalita po? Ayan, Coach Mark. That is taken, Fernandez. Okay. Pag hindi kayo makapag-send via online, so, ibig sabihin may problema po yung Loadmanna application nyo po. So, yung gagawin nyo po, i-back nyo po, Coach. Home screen. Sa home screen mismo. Tapos, punta ka sa home screen mismo. Oto. Tapos, hanapin mo yung Loadmanna. Loadmanna version 4.8. Ayan. Tapos, i-hold mo po. Hold. Tapos pinito mo yung up and po. Okay. Up and po. Yan. Tapos, ayan. So, i-4-stop mo po. 4-stop. Tapos, okay. 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 Tapos try natin. Yes, i-try mo ulit. Okay. Mabilis kaya yung pagkaturo natin or sakto lang? Kasi may nakikinig po sa atin na iba eh. Yan. Mabilis. O sige, ulitin po natin. Ito ang bagong idea na coming from our business partners. Ito maganda kapag nasa Google Meet, ano, nagbibigay tayo ng idea. Opo, so, kasi na-experience din namin yan po. Ganyan. Okay. Match. Yan, sabi po ni Coach Mark Fernandez, so ating isang kaludmana, kapag po hindi kayo makasend through online, pero may internet naman kayo kasi nakakapag-Google Meet naman ako ngayon, imposible walang internet. So ngayon, ikiklik po natin ng matagal yung Loadmanna apps, at least mga 3 or 2 seconds. Tapos pag nabasa natin to, yung app info, ikiklik natin yung app info. Tapos magdadirect yan sa setting. Tapos ikiklik lang po natin dyan yung 4-stop. Kasi naklik ko na, kaya hindi ko na maklik. Yan. So, dapat ikiklik ko yun. Kasi naklik ko na kanina. So, pagka-click na po yun, so, itatry natin ulit mag-load. Huwag po yung uninstall, ha? So, 4-stop lang. Magdag lang po, Coach. Pag hindi ulit gumana, so, babalik po kayo dun sa app and po. Tapos, ihanapin nyo po yung Claire Dita. Tapos, Claire ka. Wait lang Coach Fernandez. Medyo mabilis kasi pag ganun. Mamaya natin siya tuturo pag hindi gumana. Wait lang po ah. Medyo nagsisink in pa sa mga utak ng nakikinig. Okay. Pero okay naman po yung ating suggestion.
So after natin na four stop, so i-try natin ulit mag-load, no? So si Coach Nelman naman yung ating laloadan kasi naloadan natin si Coach Bernadette. Yan ang Coach Bernadette. Coach Bernadette, nandiyan na ba yung load niyo po? Kanina pa po. Thank you. Okay. Try natin ulit mag-load via ay hindi pala na. Via online. So switch natin yung online button o confirm. Tapos Coach Nelma, anong SIM card po? SIM card ko number 0981. Anong, hello anong po, SIM coach? Card yun? Ah, TNT po. Anong TNT? No. TNT. Yan. 0981 65 299 299 299. Yan. Hindi nyo ako tawagan or i-text. Okay, so 10 pesos regular. Check natin kung magsasubmit to. In 3, 2, 1. Oh, no internet. Ngayon, gawin natin yung second na tinuro ni Coach Fernandez sa atin. Kapag nag-four stop na tayo tapos hindi pa rin nag-proceed, pindutin natin at least 2 seconds yung app. Punta tayo sa app information. Tapos, ibaba natin ng konti. Punta tayo sa storage and cache. Tapos, mayroon ka mababasa dyan, clear storage at clear cache. So, clear data ang sinabi sa atin ni Coach Fernandez. Ang katumbas nun ay clear storage. Pero kung clear data ang nakalagay, clear cache. Okay. Clear cache muna tapos clear data. Ano Coach? Clear storage muna tapos clear cache. Okay. Clear storage. Then, okay. Tapos, clear. Ay, automatic na yun. Pag clear storage, wipe out na yun. Linis na kasi lahat. Okay, pag nagawa na natin yan, try ulit natin. Tama ba? Or maglalagin ulit ako dito. So, open natin yung Loadmanna version 4.8. Oh, while using that. Maglalagin pala ulit, pare. Kasi clear data na ang nangyari. Okay. So, mag-off muna ako dito ng screen. Kasi makikita yung ano natin eh. Pangmalakasang password. Wait lang po ah. So mag-uulit tayo ng login pag ganito. Okay. Ganun pala yun. Marami naka-experience ganyan sa JC ko eh. Hindi mag-function. Ngayon pa lang ako naka-experience ng ganito po eh. Opo, maganda talaga manood. Sarap manood dito oh, kasi yung mga nababangga mo, mababangga mo ngayon. Pati po ngayon yung mga ano, yung mga na-encounter natin sa training, nasasagutan agad. So ngayon, itry natin mag-load. Naka-online na po yan, online transaction. Tapos click natin yung load ulit, tapos yung TNT, tapos yung number ni Coach Nelma. Coach Nelma! Hello, kapag inulit, doble na din oh. Sige. Pwede naman. 09. Joke lang po. 0981. 81? Yes. 65. 299. 299. 29. Opo. Okay. 20. Wait lang. 20. Click natin yung submit. Ang moment of truth. Dapat mag-send. Oh, hindi talaga. Pagka ganyan, ay may masasuggest mark or ano, check na lang natin dun sa system ng status. Baka may problem dun sa ano, online loading. Check natin status muna pala. Kasi try ako ng try kanina pa eh. Pero mga suggestion po ni Fernandez, very informative po yun. So as of now, online naman yung ating server. Wala namang ano. July 11. Excuse me po. Maintenance, sorry, improve. Okay. 3 a.m. pa naman tapos na to. 16 hours ago. Pagka ganon, ay meron pa tayong isang option. May isa pang option. Coach? May messenger. Messenger.
Messenger loading naman tayo, so doon naman tayo mag-try. Messenger. Maotak pa sa atin yung online loading na yun. Dami-dami nating option. May SMS, may online loading. Kung hindi gumagana ang online loading, may Messenger loading. Mamaya, may dashboard pa. Teka, walang takas yan sa atin. So, tama. Send another request. Okay. Ito, Messenger loading na to ha. So, shortcut method lang ituturo ko sa inyo para mas mabilis. Cell e-load. Ang show e-load din po ay tinatawag namin dito sa amin, pa nagtuturo ko, manual method. Kasi marami kang dadaanan pa. Pag cell e-load, shortcut na po yan. Pag product code po ang tanong, so kalimitan ang sagot po dyan ay ganito. FB10, ML10, ano pa, UTP15, yung kinapalood. Pwede nyo pa po kabisado yung mga product code na yan. So pwede kayo mag-show e-load nino. Kung baguhan pa lang po kayo dito kay Loadmanna. So, 20. Ayan. So, excuse me po. Medyo parang tayo nag-iba ang pakaramdam. Sir, 981, Coach Bernadette. Ah, Coach Nelma pala. Tapos na pala si Coach demanding, Bernadette. 6-5. Demanding talagang lola mo. 6-5? 299. Yes. Okay. Pag regular po ang natin, wala ng regular 10, regular 20, wala ng word na regular amount lang. Tapos yes or no, tapos click na natin yung yes. And then, hintay natin yung reply. Kalimitan ginagamit po itong Messenger loading ng OFW natin, ano mga ka-Loadmanna OFW. Nandito na okay. Po ang load. Thank you very much. Okay. Ngayon, nasolusyon natin kahit na paano yung problema sa online loading na hindi nagpupursu. Ngayon may sinasabi si Coach Fernandez. Go ahead po, Coach Fernandez. May sinasabi pa po kung isa. Hello po. Ganito na lang, Coach. Di ba, punta ulit, mag-train mo ulit magpunta sa application. App info, clear storage, clear cache, tapos uninstall yung application. Tapos install mo ulit, ganun pa rin. Tapos log in mo, tapos try mo ulit. Kasi yan yung mga na-encounter namin dito. So yan lang yun din yung ginagawa namin. At saka naging okay naman siya. Pwede na bang start din? Possible minsan sa restart ng phone? Sige, storage muna natin. Tapos, clear cache. Tama po? Hello? Clear cache muna. Clear cache? Tapos, ayan. Tapos, clear storage? Clear data. Ayan. Tapos, uninstall mo. So, ibig sabihin, mag-install it ng bago? Yeah. Pwede naman uninstall na lang. So, mag-install it. Cancel pa rin, walang clear data. Andun pa rin yung memory mo. Oo. Kaya mas maganda talaga, i-clear data mo muna, clear cache before i uninstall kasi pag hindi yan cleaner data, may matitira yan na data dun sa apps mo or sa cellphone mo. Di ba basta naman to mag-install? Apo. Try natin kung masusolusyon natin ano. Tapos kung hindi pa talaga, ibig sabihin, ang may problema niyan, yung system na mismo. Oo. Lalo na ngayon na kaka-update pa lang. Okay. Open.
Swerte talaga ng nakapanood ngayon kasi na ano talaga ngayon o yung version 4.8. Wait lang po ah, allow lang natin to. Tapos maglalagin ulit. Lagin ulit. Labas ka muna. Okay. Ay, paningit pa eh. Alisin ko na. Naka-download na ako ng bago. I-click mo na. I-click mo yung gateway mo. Okay, tas out. Login. Login. Ay, mamaya. Wait na. Tika. Hop. Off screen muna. Okay. Sabi tawa ni Coach Kenchin. Yan. Tapos, login. Wait lang. Baka sakali makaisa. Yan, mag-search na ulit ako ng isa. Tapos, yan. So, eto. Try ko load na naman yung sarili ko. Para din tayo mag-dictate na nag-dictate. 4, 6, 5, 1, 2. Yan. Tapos, yan. Regular 10. The moment of truth. After so many, many million years. So, ang process na ginawa natin dito ay nag-clear cache, nag-clear data, tapos nag-uninstall, tapos nag-install ulit, tapos nag-sign in ulit ng bago. Yun ang pinaka... Pag sinag-click ko to, wala talaga. Wala talaga. System yan. System. System to. So, antay na natin talaga maayos yan. Okay. Pero gumagana naman po ito, ano, so pwede nyo namang i-try sa inyong mga application. Baka sa cellphone ko lang ganito to. Nagtatampo lang yung cellphone ko. Na-try ko na, hindi rin gumagana okay. Sa akin. Ibig sabihin, sa system ko, kasi kung ginawa na natin yung best natin, tapos wala talaga. Pero ang best option ko po para sa inyo ay SMS. Pwede kayo mag-load sa SMS. Magkano lang naman po ang isang buwan na load sa Dito SIM kung Dito SIM yung naka-registered sa Loadmanna? 99 pesos for 30 days is enough, no? So bawing-bawi na 'yun sa ating kubo income sa loading. Kung ayaw niyo naman po mag-load sa sarili sa SMS, may Messenger loading tayo. Para sa pagpapaayos po ng Messenger loading, meron pong tutorial ang Loadmanna. So separate po 'yun kasi hindi pwedeng ituro dito nang diretso kasi maubusan tayo ng oras. Yun naman pong Messenger loading, ang kagandahan po nun, pwede ka mag-load kahit nasa ibang bansa ka o abroad. Ngayon, kahit naka-open lang yung data mo, kahit wala siyang MB or gig, no, gigabytes, pwede ka mag-load sa Messenger loading. Sa online loading, requirements po ay data, pero as of now, nagkaka-technical problem tayo kasi mismong system po, wag po tayo magagalit sa CS, na kung bakit din gumagana yung isang type ng loading kasi marami namang option, no? So ngayon, ang kagandahan po sa 4.8, so nabanggit ko kanina, bakit mas maganda yung 4.8 kaysa sa mga previous Loadmanna apps? Ang 4.8 po ay katulad ng version 2 kung saan pwede nyo pong buksan ng offline nang walang internet connection. Pero kung via internet ang loading, kailangan naka-internet connection. Tapos, sa transaction po ng per day, halimbawa, may load transaction kayo ngayong araw, mamamonitor nyo po siya dito sa may katabi ng QR sa transaction. Once na i-click nyo po yan, ay makikita nyo na po yung inyong transaction ngayong araw na ito. Tapos, ina-refresh nyo lang yan at makikita natin yung last load natin kay Ma'am Nelma. So, 747 yan yung 20, tapos yung 737 kay Ma'am Bernadette. Kasi Globe yung kay Ma'am Bernadette, Smart yung kay Coach Nelma. Token text at Smart ay magkapatid, kaya wag po tayong magtaka. Yan. Tapos, ano pa ba yung iba dito? Sa send, paano naman pag magsusupply ka sa Loadmanna member? So, dito sa Universal Load Wallet, yan po yung sa business partners natin sa Loadmanna. So, take note, ito po ay SMS pa lang as of now yung gumagana, no? Yan. Sa mana to mana transfer naman ay ito yung mana wallet papunta sa mana wallet or Loadmanna member to Loadmanna member. Traditional load transfer po ay sa mga smart traditional na nakadikipad. Sa send retailer pins naman ay magsisend po kayo ng retailer pins kung meron kayong retailer pins.
Ang bentahan po ng retailer pins ay 200. 200 kung magse-send ng retailer pin ay 200. Pero kung mag-a-activate po kayo ng retailer, so 300 to 500 ang activation. Depende sa promo na ibibigay nyo. So try natin dito sa Universal Load Wallet Transfer sa ating host ngayon ano. So Coach Erica, nandiyan ka po ba? Yes, Coach, nakikinig. Present. Number po, 79 70 70 again 70 75 75 149 149. So ngayon prep natin ay 50 lang no, so send natin tapos transfer. Wow. Tapos sim 2 kasi yun po yung naka-registered sa Loadmanna. Ito pa na nakalagay sa cellphone nyo, tapos nag-send kayo via SMS, tapos walang dumarating na load. Sobrang takadong-takado kayo kasi nag-send naman kayo, bakit walang dumating na load? E-check nyo po kung tama yung pinagsendan nyo, baka hindi siya Loadmanna number yung napagsendan. Yan. Ganun lang po sa Universal Transfer. Next. Cash out po ay dito naman yung mana to load to bank. Hindi na tayo magaganyan kasi konti lang yung mana wallet ko. Support naman, ito naman yung technicals natin. Yung katulad nung nangyari sa ating kanina, pwede ko yung mag-raise sa dalawang option, SMS at Messenger. Para hindi po kayo makausap o magkaroon ng encounter sa mga scammer natin, so i-click nyo lang po itong LMCS Messenger page. Kasi idadirect po kayo niyan dun sa mismong Messenger application ng CS Messenger boot, no? Yan, naghanga tayo yung aking ano. Okay. Yan. Ito yung ano natin. Yan, no? Yan yung ano natin. Real CS. Kasi may mga nagpapanggap pong CS, no? Sa SMS, ito naman, technical concern. Tapos, type ka lang dyan, CS. Good day po. Ask ko lang po. Oh, yan. Pwede ka na mag-ano dyan, mag-question kung ano yung tatanong mo. Magpapasalamat pag mag-sasabi kay CS. Load refund, kalimitan ginagamit kapag ang transaction history or TXN number is may letter U sa unahan. Pero napakadalang naman po nung encounter na hindi pumapasok sa customer yung load. So, ito po yung load refund. Yan. Next. Change number, halimbawa, nanakaw yung cellphone nyo, wag naman sanang manakaw. So, nasira na PUK, hindi ka nakapag-SIM card app, hindi nakapag-registered. So, pwede kayong mag-change number dito sa form na ito. Paalala lang po, pag mag-change number, pag retailer po, 50 pesos, pag dealer, 100 pesos. Tapos, kailangan po po dyan ng email, tapos ID, valid ID, and then letter of request or affidavit of loss. Yan. Kapag change number ang usapan. Request transaction history, aside dun sa transaction kanina, kung gusto mong makita yung isang buwan mong history, halimbawa nung June, yan, nung June 1 o June 1 hanggang July 11, lagay mo lang dyan yung iyong email address. Tapos isend mo lang sa CS, ipapasa sa Gmail mo yung transaction history mo. Lahat ng transaction history mo kay Loadmanna. Sa next is product request form. Ano sa mga product ng Loadmanna? KYC form, ito yung sinasabi ko kanina na kung bakit may level 4 sa akin. So kung kayo po ay nasa level 1 pa lang, pwede kayong mag-KYC form. So kailangan at least may barangay permit or business permit. I think kailangan talaga yung pag-KYC form. Next po ay bills. Ito naman yung mga electric bills, SSS bills. Ano pa ba ang pwede dyan? Converge, PLDT, yan. Padala naman po ay, ito naman yung sa PayMaya or Maya na ngayon, send and claim. Kung meron po sa inyo yung sa lugar nyo, pero dito po sa amin, as of now, wala po. Mas malakas pa rin ang bank other form nung ano, padala ano.
So convert naman, kung kayo po ay may Mana wallet, pwede kayo mag-convert Mana to Load wallet. So pag na-convert nyo na sa Load wallet, ang question ko po sa inyo, mako-convert nyo pa ba yon papunta sa pabalik sa Mana wallet? Kung talagang nakikinig po. Hindi na po. Hindi na. Okay. So tama po yung mga nagsabi na hindi. Once na-converted sa Load wallet, hindi na po ito mako-convert sa Mana o LM wallet. Kung LM wallet, pwede pong i-convert papuntang Load wallet. Pero yes, kapag Load wallet, finish na ang laban. Tapos na ang laban. Pero abangan natin yung update ng company kasi may narinig akong gagawing isang wallet na lang daw ang ating form. Ano? So, pero hindi ko pa siya sinasabi ko anong form kasi hindi ko pa rin alam. Mag-antabi tayo kasi na-excite na naman ako doon sa ganong klase ng update. Isang wallet lang ang gagamitin. Sa convert Unilevel to Load wallet, kung kayo naman po ay nakakatanggap ng Unilevel, abay good news kasi pwede nyo pong i-convert yan sa Load wallet. So congratulations po sa mga nakakapag Unilevel niya, no? Mana Mall naman, ito naman yung sariling atin. It's like Lazada or Shopee, pero ito ay from Loadmanna, which is pwede kang bumili dito ng Loadmanna ID. Yan, so sweet corn, ano pa ba? Moringa, yan. So marami pang, ayun, no? Loadmanna ID. So Mana wallet, I think ang kailangan dito, 230 yung ID natin. So flyers meron din. Napakarami diyan. So pwede tayong maglagay din ng product natin kung gusto natin. So next account naman, ito naman yung ating dashboard. So sa dashboard po, lahat may dashboard, retailer ka man, dealer or stockist. So yung nilagin ko kanina dito sa 4.8, same lang din yung ating lalagay, number tapos password or username or password. Kapag nakalimutan niyo yung password niyo, hindi naman talaga natin talaga matatandaan all the time yung password, no? So pwede kayo mag-reset password, bibigyan kayo ng OTP. Again, ang OTP ay hindi binibigay sa ibang tao. Ito'y pang personal. One-time password na personal, hindi pwedeng i-share sa iba. No, so very sensitive po ang OTP. Next, buy a ticket. So sunan. Ah, sa anniversary natin 'to. Oh, meron na pala. Get your ticket 100 pesos. Get a chance to win exciting prizes from a purchase 10 tickets. Receive one additional free ticket. Don't miss out on the incredible opportunity that will be posted official Loadmanna social media channels. Draw time, August 23, 2023. So, hindi pa ako nakakatry niyan kasi kakita ko lang din. So, saka ko na siya gagalawin. Pero, malapit na talaga anniversary natin. Anong date natin ngayon? July 11 po. Ano? So, ilang months na lang? Almost yes, one... 11. Wala na... 1 month mahigit na lang po ay mag-6th anniversary na pala ang Loadmanna. Grabe ano. So, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Bata pa tayo ngayon, malalaki na. Joke. Yan. So, bale, sobrang saya na lahat ng nasa Google Meet at Facebook Live ngayon ay mag-6 years na po tayo sa Loadmanna. Kasama yung traditional natin na experience serbong. So, 16 years. So, sobrang tatag na talaga ng foundation. Sa others po, andito yung pag-check ng balance. Kung gusto nyo makita yung balance nyo, Mana balance inquiry, kung gusto nyo i-check yung Mana wallet balance, reload solution, ito naman yung sa mga pwede nating sendan na Loadmanna solution number. Yan. So, ito may BDO, BPI, PNB, Metrobank, Asia, United Bank. So, next is activate retailer. So, sa activate retailer, ang kailangan na natin dito, may at least 100 Load wallet kasi i-deduct po yun sa atin pag nag-activate tayo ng retailer. 50 pesos mapupunta sa retailer. The remaining 50 pesos madidivide into 10 at magsuserve yun as Unilevel. So 5 pesos per Unilevel sa mga dealers na kasama sa up to 10th level. Yan. So kalimitan ang kailangan lang po sa activate retailer ay number, pangalan, last name, tirahan, region, region 4B, region 5, region 6, yan. Region 12, province, kung anong province ng tao. Hindi pwedeng dayain po ito ha kasi kailangan totoo talaga yung ilalagay mo dito ang address ng tao. Okay. So kung nasa ibang bansa, ay di ko anong address niya po sa Philippines. Municipality, barangay at yung sitio or yung unit niya. Yan, ganun lang. Tapos, ano pa ba? Sta-
status, yung clinic kong status kanina, yung para malaman mo kung okay ba at functional ang Loadmanna system. Pero kung makikita natin dito, okay naman ang Loadmanna natin. So, server e-loading. E-loading okay naman kasi hindi naman totally lahat ay na-affected sa online loading lang. Kaya naka-operational yan. Sa setting naman, nandito yung logout natin at saka change number. Ginagawa po ang change number kung medyo matagal po ang respond ng load. Halimbawa, nag-load ka, 10 minutes na wala pang respond, ipacheck natin sa CS or mag-change gateway na lang bago mag-raise sa CS. Yan. Ano pa bang ituturo natin? Okay dito, no? Okay. Siguro, balik na lang ako sa training tapos question about sa PowerPoint 8. Pwede tayo mag-open? Stop sharing. Yan. So, pwede tayo mag-question about sa PowerPoint 8 po. O yan, medyo malay na rin yung aking napuntahan. Kung may question po tayo, kung wala na po, ay pwede tayo mag-end. Pero may naka-raise ng hand, si Coach Gemma Nido. Go ahead, Coach Gemma. Yes, Coach. Good morning po sa ating lahat. O magandang gabi. Thank you po, Coach. Coach, may itatanong lang po ako kasi nung unang lumabas ang 4.8, version 4.8, yung login kasi nandun sa baba. Tapos nabago siya, naging transaction. Nanibago din po kami sa mga nare-retailer namin, nade-dealer namin kasi parang nagbago. Kasi dati nandun yung login. Tapos ngayon po, transaction na lang nakalagay po. Yun lang po. Thank you. Okay, mag-share screen po ako ha. Hindi ko pala napaliwanag yung part na yan ng konti. Ganito, yes po, Coach. Thank yan. You. Nagbabago po talaga yon. Medyo nag-gets ko kasi agad yun eh. So mapakita natin dito, transaction na nakalagay. Kasi po, automatic na, nakalag-in na po kasi ako. Kung hindi po ako nakalag-in bilang bagong member na Loadmanna, log-in po nakalagay dito sa may QR code sa my right side. Since nakalag-in na po ako, so transaction na nakalagay. Paano naman natin makikita na magiging login yan? Ilalagout po natin ha, para makita po natin. O, logout. Yes, o, ngayon, nakikita po natin na wala yung QR code, naging login yung nakalagay. Okay na, Coach Gemma? Yes po, Coach. Okay. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng login kung hindi pa nakalagin yung mismong member ng Loadmanna. Pag nakalagin ka na po, ay magiging transactions na po yun kasi nasa loob na po kayo ng app. Ah, okay po, Coach. Maraming salamat po. Okay. Thank you po. Yung affiliate, ano po transaction doon? Ah, bali yung affiliate po, hindi pa po namin alam kung ano po yung affiliate. So, abangan lang po natin yun. Doon pa po yun. Doon po yun kasi hindi, nawawonder din kami sa affiliate na yun. Okay. Affiliate link sa akin, sa inyo po wala. Okay. Dati kasi new update na po kaya wala na yung affiliate. Napalitan na po ng buy ticket. Yun. Okay. Oh, maganda rin yung sagot ni Coach Bernadette. Yung affiliate na wala sa akin naging buy ticket kasi malapit na po yung anniversary. So pwede po kayong bumili ng ticket pero hindi ko pa alam kung pwede na ngayon ano. So pwede tayo mag-raise ko yun sa CS o raise natin sabay-sabay kay CS. Mag-CS kami niyan, Coach, sa affiliate link. Sabi ni CS, paki-disregard lang muna kasi hindi pa naman siya finalized talaga na. Okay. So hindi pa din final, nakalagay lang pala. Okay. Update niyo na yung Loadmanna application niyo po. Okay. Sige. Salamat po. Hello, Coach. So, disregard natin yung hindi ano. Hindi ako pwede walang tanong eh. Okay, Coach Delma, go ahead. Ako, eh. Coach, ang pag-sign in po ba, kailangan, bakit natawa siya? Kailangan po ba talaga ng ano, ng dashboard? Sa, ano, sa retailers? Pag bagong member po, Coach Nelma, bali kailangan talaga, may dashboard kasi mag-forgot password eh. Pero kung existing na retailer, tapos naaalala niya yung kanyang password dun sa LMRP, pwede na rin yon. Kahit hindi na siya mag-forgot password, kahit hindi na dumaan ang dashboard. Pero kung bago pong activate yan, dadaan talaga siya sa dashboard kasi mag-forgot password. Okay, thank you po, Coach. Okay, Coach Susana po, naka-raise ng hand. Coach Susana.
Coach, comment lang. Kasi yung pong isang retailer na ina-activate ko sana. Parang kulang po yung mga kwan sa... Kasi NCR siya eh. NCR. Nasa Antipolo. Wala siya sa district. First district, wala sa second district. Third and fourth, wala. Yung kwan ng Rizal po, wala eh. Hindi ko ma-activate. Bale, ba't wala pong ano, sa address? Sa address po niya nagka-problem. Ba't yung address po niya, ano po ba address niya? Eh, sa ang location po kasi noon, Taytay Rizal. So hinahanap ko po siya, na-open ko na lahat yung ano ng NCR. Wala po yung kwan ng Rizal. Kasi sinubukan ko yung Marikina, wala naman po yung municipality doon. Parang hindi po updated. Okay. Coach Susana, sino apply natin? Coach Susana, hindi po. Coach Susana, ang Taytay Rizal po, Rizal po talaga, hindi po siya NCR. Kaya hindi thank mo you, talaga makikita siya sa NCR. Coach Susana, po siya kalabon? Rizal po talaga yan, Region 4A po yan, Rizal. Pa-double check na lang, Coach, yung exact address po niya. Sige po. Wait lang. Ang region doon, region 4A. The best po, Coach. Kunin yung exact address niya. Okay. Meron po. Meron naman po. Sige po. Try ko po. Region 4A yun, Coach Susana. Region 4A. Ang Taytay Rizal. Okay. Thank you so much po sa mga sumasunod natin. Medyo ako sanay sa ano eh, sa geography ng ano, basis. Nalito po kasi ako, ginugol ko po kasi first district ng NCR nakalagay. Kaya po, doon ako naghahanap. Sige po, ihanap ko nga po. Okay. Region 4A, Gods. Region 4A yun. Okay po. Kopya, kopya. Thank you po. Thank you po, Coach Jose and Coach Jenner. Sa help. Coach Jenner, kayo na po. Okay. Actually, Coach Richard, hindi po ito related sa in-explain nyo ngayon. No? Pero dahil ito yung technical na rin po kasi... Yung isa kong stockist kanina, nag-upgrade to stockist, si Coach Elms Gintiba, no, nandito rin po siya sa Google Meet. Tumatawag, di ba hindi po talaga tumatawag ang customer service sa mga sa mga nag-load mana? No. Wala pong kinukuha. Kasi mayroon tumatawag po sa kanya na taga-load mana daw po talaga. Customer service. Baka po pwede po ano pong may sasuggest po natin para hindi po maano, i-block po ba yung number na yun or kailangan pang i-send po sa customer service. I-send po natin sa real customer service coach para ma-detect nila. Ayan coach, hindi ba no, paki-ano na lang po, paki-send po sa akin yung ano para ma-i-forward natin sa customer service. Thank you, Coach Richard. Pag ganyan kasailan po ay talagang hindi dapat natin sinishare yung ano, yung details natin. Pag natawag, lalo na pag tumatawag yung customer service. Kasi bihira dapat, napaka ano yun, crucial yung account natin yun ay. Lalo't barangay stockist ata or municipal yung in-encode. Mobile po. Mobile stockist. Mobile stockist. Mahal na rin yun. Medyo malaki-laking pera na rin po. Nako, seryosong usapan talaga, no? So, wag po natin i-share yung ating personal details, password, OTP, address sa ibang tao. Wag natin ibigay kapag hinihingi. Tagpakilalang customer service, taga-load mana, or ginaya yung mga mukha namin, mga speaker. Halimbawa, ginaya mukha namin ni Coach Kenchin, nagpanggap na kami. Tapos nangihingi kami sa inyo ng GCash, nangihingi kami ng mga account ninyo kasi aayusin namin yung account ninyo. Wag nyo pong paniniwalaan. Liba na lang kung kayo yung lumapit sa amin. May mga real account po kami. Kilala nyo naman yung mga totoong account namin sa Loadmanna. Ano. So, hindi kami gumagawa ng any second account. Ano. Nagbababala naman kami kung mahahack yung mga account namin. Pero wag na wag po tayo magbibigay ng personal details sa ibang tao kahit pa ang sabihin ay CS. Pero i-report po natin yung problem sa real CS po. Yung totoong, pinakita ko kanina sa screen, sa Loadmanna 4.8 apps. Totoo po yung ano na yung CS. Yung real page po yun.
Opo, natawagan na din po yan ako ganyan, coach, dati. Rapid tinawagan po. Tinawagan ako. Ang pangalan niya po, si Sheila. Meron pa po yung sa Loadmanna, ano nila, FB. Parang pare-pareho po kasing Loadmanna yung logo nila. Kaya mga message nila, nagme-message sila. Yung, okay. Yung logo kasi pare-pareho din. Kaya, sige po. Malamang, ano. Ito po, para sa kaalaman po ng lahat, mag-share screen ako. Ang tunay na Loadmanna page ay hindi basta-basta magagaya kahit gayahin pa yung logo niyan kasi ipapakita ko yung ano niya, page talaga, no? So wait lang. So, di ba pare-pares pong logo ay kulay pula na may Loadmanna? Iba Loadmanna loading, ano? So, kalimitan po, ginagaya nila yung logo pero yung followers na 20K at saka yung 17 likes tapos yan, yung live ngayon. Ay, pwede palang gayahin yung live na yan. Hindi man po basta-basta maanan. This is the official Facebook page of Loadmanna INC. Yan. Okay po. Tapos, sa CS, pwede po kayong dumiretso sa CS dito sa, wait lang po ah. Sa Loadmanna 4.8, tapos punta kayo sa support. Tapos dun sa LMCS Messenger page. Tapos dyan na lang kayo magtanong kungkol dun sa page ng Loadmanna. Kasi para hindi man ano ng mga scammer. Ang dami pong scammer ngayon. Sobrang upgraded. Kung nag-upgrade po ang security ng Loadmanna natin, nag-upgrade din po ang mga scammer. So wag po tayong mabibigla kasi hindi lang tayo yung nagtataas ng security. Tumataas din yung kanilang level kung paano sila mang scam ng tao. Paano man loko. Ginagalingan din nila. Ayan. Kaya mag-iingat po tayo, no? So, next. Coach. Si Coach Kenshin, naka-raise ng hand. O, si Coach Mark pala. Coach Mark, go ahead. May dagdag lang ako. Pag, ano, para malaman natin kung talagang kay Loadmanna yung page na yon sa, halimbawa, yung sa Loadmanna Social at saka yung sa customer service, para makasigurado po tayo, i-open po natin yung Loadmanna application, yung 4.8. Tapos, i-click po natin yung sa may upper left side, yung tatlong guhit. Tapos, i-click po natin yung, ano, yung official links. Doon po natin may kita lahat yung mga legit na links na kay Loadmanna po talaga. Coach, wait lang ha, sabayan kita. Okay. Para makita nila. Okay, ito, Loadmanna 4.8. Yes. Tuloy po. Tapos, i-click mo yung tatlong dash na sa upper left side. Left side. Yes. Official link. Official link. Yes. Andiyan na lahat. So, ito. I-click na lang natin yan. Okay, yan yung mga... thank you so much. Apo. Tapos, okay na yan. Okay na yan, coach. Isa pa, para maging updated tayo sa system ni Loadmanna or sa company, kung ano yung mga problema, punta ka sa status, coach. Status. Ayan. Scroll down mo pababa, tapos ilag-in nyo po yung mga Gmail account nyo po. Para kung halimbawa naman may system problem, laging updated kayo sa mga updates ni Loadmanna. Or so, halimbawa, ito yung aking ano, Gmail. Kunyari po ano, ganito. Para makita nila. Yan, ganyan. Tapos, i-click yung subscribe po. Subscribe. Para kung halimbawa naman may update si Loadmanna na halimbawa may system problem, madali nyo malalaman. Manonotif. Oh, man-notice nyo before kayo pumunta sa kung halimbawa hindi kayo makapunta sa status, so at least may nagme-message sa inyo na may system problem sa Loadmanna or may mga updates. Okay. Sa taas po yun, dito yun, sa taas nagme-message minsan. Apo, ano yun, sa Gmail mismo mo. Sa Gmail mismo. Okay. Yun. Sa Gmail, search mo lang yung Loadmanna status, lalabas mo yun. Tapos pag ano, pag nasa Gmail na, halimbawa, pwede nyong i-search Loadmanna status.
Kasi nasa spam yan. Kasi minsan kasi is nasa spam. Okay. Okay na, coach. Thank you. Alright. So, napakagandang sharings nun. Ang dami nating natutunan, ano? Yan. So, thank you so much, coach. Mark, na account ni Coach Kenchin. So, dalawa sila dun. So, thank you so much for, ano. Actually, natutunan ko lang naman yan sa labas, eh. Okay. So, thank you so much po. Pare-pares tayo natutunan dito, ano. Yan. So, nasundan po ba yung tinuro ni Coach Mark na talagang very informative, no? Para hindi talaga ma-hook ng mga scammers ng ating mga account. Yes, very po, Coach. Maganda. In-screenshot po namin para hindi malimutan. Thank you po. Kasi ano, yung sa tumawag naman pala, yung kanina sinabi ni Coach John Arpaner, yung isang business partner ko way from Marawi, so, nahack po yung account niya. Yung dashboard niya mismo kasi may tumawag sa kanya na nagpapanggap na kay Loadmanna. So, hiningi po yung OTP password ng dashboard niya, binigay niya. Ngayon, yung nangyari, nalimas po yung Load Wallet niya. Hindi po siya nag-inform sa akin. Sabi ko, walang ganun kasi tinawagan daw siya kasi yun nga, is nanalo daw siya ng Load Wallet. 5,000 Load Wallet. So hindi siya nag-inform sa akin na may ganun na nangyari na tumawag. So sabi ko walang ganun kay Loadmanna kasi sabi ko isa lang yung sinabi ko, scammer 'yan. Nagpapanggap lang na yan kay Loadmanna. So ngayon ang ginawa ko, pinorgot password ko yung dashboard niya at saka pinalitan ko ng password. Tapos sabi ko, kung next time may maghingin ng OTP ng dashboard nyo, huwag yung ibibigay. Yun lang. Para kumbaga ang ano ko lang doon is mag-ingat na lang tapos 'wag magpapaniwala sa mga tumatawag about kay Loadmanna kasi hindi naman talaga nagtatawag si Loadmanna. Kung may mga halimbawa nanalo man tayo ng halimbawa ng Load Wallet or anong napanalunan natin, makikita natin 'yan sa Loadmanna social. Or sa sponsor. Yun lang. Salamat Coach Richard. Thank you so much, Coach Mark. So yan, wag na wag talaga tayong basta maniniwala sa ano no, sa sinasabi ng iba. So tawag-tawag na yan. Lalo na baka malimas nga yung ating dashboard. Sasabihin nanalo ka ng Mana Wallet 5,000 kasi ikaw ay ang dami mong naloadan. Nag-load ka ng 100K. Kaya meron kang 5,000 na bonus. Wag po tayong basta maniniwala. Kasi minsan po ay wala naman talagang ano, kung updated ka po sa page, wala naman talaga tayong promo ngayon. Kaya imposible na manalo ka kaagad. Tama po, coach. Kung updated ka sa page ng Loadmanna at alam mong walang program na papromo ang Loadmanna, bakit ka maniniwala na nanalo ka? Eh pagpalagay natin na may program. O sige, may Mana Wallet tayong panalo. Ngayon, nagkataon may tumawag sa iyo nanalo ka ng Load Wallet. I-send nila. I-send nila, pero wag niyo ibibigay yung OTP, wag kayong ibibigay ng password. Tapos, wag kayong, yun nga, wag basta maniniwala. Okay, thank you so much. So, yun na muna for now, ano, ang dami nating questions. Coach Erica, pwede na po ba ibalik? 8:23 na po ng gabi, and super thank you po sa lahat ng umattend. Dami nating natutunan, pati ako natuto. Sobrang nare-refresh din ako sa mga, nagturo na ako, natuto pa ako from our business partners. Thank you so much po. Coach Erica, pwede na po ba tayong mag-closing prayer? So, ayan. Thank you, Coach Richard. Nagbabalik po. So, thank you so much po, Coach Richard, para po sa inyong pagbabahagi ng another learnings po ngayong gabi. We will also want to acknowledge po si Coach Mark for the support ideas po. Coach, thank you so much po. Marami din po kami nakuhang tips sa iyo and wow na wow po sa ating mga sharing. Talagang tunay na ang bawat isa po sa atin dito po sa Loadmanna ay talagang kumikilos po. Ano? Saan ka po pa? Saan ka pa ba? Free trainings na. Feel free pa mag-questions at mag-share ng mga knowledge. Kaya po, thank you so much po sa inyo lahat, sa lahat po na nakiisa and naglaan po ng oras. But of course po, gusto rin ko po mag-hi sa ating Facebook Live. Yan po. So, good morning po. So, sa pagkakataon pong ito, ay wawakasan po natin ang ating meeting na ito sa isa po muling panalangin. So, inaanyayahan ko po ulit ang lahat na itungo po natin ang ating mga ulo bilang pagbibigay galang po sa ating
Panalangin. Panginoon, pinupurit, pinasasalamatan ka po namin sa gabing ito. Maraming maraming salamat po sa mga panibagong kaalaman. Salamat po sa mga tao na naging instrumento sa pagtuklas po ng mga bagong learnings na ito na maaari po naming magamit. Patuloy na pasasalamat po sa paggabay at pagprotekta po. Sa iyo po ang mataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. So, amen po. Amen. Amen po sa ating lahat and thank you so much. So, shout out po sa lahat. Dun sa mga hindi ko po na-welcome kanina. Ayan, hi and good morning po sa inyong lahat. Sa ICS, sa ating po naging speaker, sa ating po mga sponsors, sa mga dealers, retailers. Hi and good morning po sa lahat. Lahat po ng part ng the growing Loadmanna family. Good morning and God bless us all. Abangan po natin ulit yung mga susunod po nating mga meeting slash trainings. Thank you so much po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Yan sa pagbabahagi no ng ating mga informative na knowledge. So nakaka-excite si Coach Kenchin, kailan ka magte-technical para mas matutunan natin yung iba't ibang klase. Coach Kenchin. Secret. Ikaw ah, secret mo yung mga knowledge ah. Bigay mo na. Thank you so much po. Coach Mark, dumulusog tayo ah. Nagbabalik. Comeback. Hello po si Ines. Dito lang naman ako eh. Hindi lang talaga ako nag-attend. Yeah. So, okay. I think nasa offline talaga. Hindi ako nagkakamali. Nasa offline ako dati. Kaya hindi ako nakakapag-attend. So ngayon, onliner na. So nag-attend ako kasi syempre gusto ko rin makilala yung iba kasi marami na nadagdag sa team natin. Yeah. Kung ano yung natutunan ko sa labas at saka dito sa loob, generic ko din kasi para naman sa karamihan eh. So sa ibang nahihirapan, pwede kayong mag-PM sa akin. So pwede ko kayong ituruan din. Nang libre. Wala pong bayad. Mag-PM lang kayo sa akin. Pwede kayong mag-ask, magpaturo. Kay Coach Richard niya lang ako mag-PM. May 20 okay piso. Lalo na sa mga iPhone user dyan. Pwede kayong mag-PM sa akin. Yun lang okay po. Pwede ko yung mag-message kay Coach Fernandez. Basta wag niyong ibigay yung OTP kay Coach Fernandez. Kasi baka scam. Oo naman. Kasi baka narinig nung scammer na ikaw yung isisenda nila. Ay, paano kung gayahin yung account mo? Nangingi ng OTP ngayon. Yari! Video call. Video call na lang. Yun, video call. Pwede, video call po. Pwede. Para kita natin na legit talaga. Yeah. Okay. So yun lang. Maraming salamat sa lahat. And good morning. Good morning, Coach. Thank you so much. Bye-bye. God bless. Good morning po. Bye-bye po. Lang. God bless us all. Thank you po. God bless us all po. Thank you so much. Si Coach Richard lang ang hi ko. Hi, Coach Richard. Thank you po sa 20 piso yung ludo. Ano yun? Personal load. Yung iba, hindi ako mag-hi. Hati po tayo. Huwag lang.
know, like, we Bug. 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 W-W-E-R-K-O. May mga kapatid ko nag-aaway. Bug. Six bug. He love how I ride it. Hop on a dick, I made him get excited. This pussy off limits to lame. I know that's who I feel.